Kinumpirma na nga ang pagkamatay ng 5 sakay ng submarine Titan matapos ibalita ng Coast Guard ang mga ilang pirasong debris na nasabing submarine Titan na nakita sa kailaliman ng Atlantic Ocean malapit sa Titanic wreckage. Ayon sa mga opisyalis na namumuno sa paghahanap ng submarine Titan na may sakay na 5 katao na kinilala nga na sina Stockton Brass, Hamish Harding, Peter Henry Narjulette, sa Zada Dawood at ang anak nito sa Sulaiman Dawood. Sila ay mga kilalang tao at mga billionaires na nag-expedition patungo sa shipwreck na Titanic na may lalim na 12,500 feet. Ayon sa kanila, natagpuan nila ang tail cone na nasabing submarine Titan sa ilalim ng 600 feet. Ang sanhi marahil ng pagsabog ng submarine ay dahil sa hindi nito nakayanan ang malakas na pressure ng tubig sa sobrang lalim nito. Habang papunta sila sa shipwreck na Titanic ay nagkaproblema na ang nasabing submarine kung kaya't nawalan ito ng signal at doon na nga na-detect ng sonar buoys ang banging sounds na nagmumula sa nasabing submarine. Ayon sa Coast Guard ay wala nang chance na ma-discover pa ang mga katawan ng 5 sakay na submarine Titan dahil na rin sa lakas ng pagsabog nito at marahil ay tunaw na ang mga katawan nito. Ayon pa sa The Official First Coast Guard District, ang mga debris o ilang parte ng submarine Titan ay natagpuan sa tulong ng isang remotely operated vehicle malapit sa Titanic na magpahanggang ngayon ay patuloy pa rin sila sa paghahanap ng mga iba pang bahagi ng nasabing sumabog na submarine Titan. ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. The ROV subsequently found additional debris. In consultation with experts from within the Unified Command, the debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. Upon this determination, we immediately notified the families. On behalf of the United States Coast Guard and the entire Unified Command, I offer my deepest condolences to the families. I can only imagine what this has been like for them. I don't want to say anything, cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So I keep my mouth shut and I listen, afraid I